Love shoutout sa inyo lahat dyan. Narito na naman ako sa aking channel na babalik upang mabigay sa inyo ng konting kaalaman about sa tattooing. Ito ay bibigay ko sa inyo ng 6 signs your tattoo is not healing properly. Ito ay about sa mga hindi magandang pagpapadaling ng ating mga tattoo. Okay, umpisaan na nabada natin. Umpisaan ito guys. Mag-i-intro muna tayo. Let's go guys. Tapos ng aking intro guys. So magsisimula na tayo. Ito yung mga unang hindi tamang pagpapadaling ng ating tattoo. Ito ay isang heavy redness around tattoo area. Ito ay isang pamumula sa ating ng ating tattoo. Ito ay yung pamumula ng ating banat ay pagkakasobra ng pagkakadiin o pagkatato na medyo mabigat yung kamay kaya medyo na-overreact yung ating pamumula. Sobrang hardness na ng pamumula niya. So, ibig sabihin nun, medyo mabigat ang kamay na nagtattoo sa'yo. Pero, yun ay okay lang naman. Pero, hindi dapat mangyari. Kasi, dapat ay smooth lang para hindi mag-react yung balat natin. Dahil, ito, kapag nangyari yun, ay mamumula talaga ng sobra-sobra. So, ang pangalawa natin na dyan, ang pangalawa po ay fluids coming out of your tattoo. So, yun po ay yung kadalasan na nagtutubig ang mga nagtutubig sa inyong tattoo. Siguro mga 4-3 araw nagtutubig pa rin, 4 o 5. So, hindi yun maganda guys kapag nagkaganon ang inyong tattoo. No? Kaya dapat ingatan natin ang ating mga tattoo dahil ito ay panghabang buhay natin. No? So, kung sakaling guys na nagkaganon niya, no, nagkaroon na ng mga fluid yung ating tattoo. So, maaaring magtanong muna tayo sa ating tattoo artist kung ano yung dapat natin gawin. And then, para maadapan ito. And then, matigil yung mga fluid. At iwasan natin guys yung mga paghawak-hawak natin ng tattoo, pagbagong tattoo tayo. Kasi guys, itong kamay na to ay sobrang dumi. Kung saan-saan kasi natin ito hinahawak madalas. Kaya minsan guys, nagkakaroon tayo ng infection sa balat. Lalo-lalo na sa tattoo natin. Kasi itong tattoo natin guys, is open pa yan. Open wounds pa yan guys. Kaya hindi natin dapat yan hinahawak-hawakan. So dapat yan guys, iniingatan natin parati. At kung magkaroon man talaga ng fluid guys, gagawin natin guys, walang iba ay magpatingin na tayo sa doktor para maiwasan na natin yung mga ganong sitwasyon. So, ito na yung pangatlo. Lesion and blister. Minsan kasi meron na nagre-react na ganyan. Minsan yung ganon yung mga ginamit sa'yo na ink, nagre-react, tapos yung mga tattoo supply na ginamit sa'yo ay hindi sanitation. So, ingat-ingat tayo dyan sa mga ganun para maiwasan natin yung pagka-fluid ng ating mga tattoo. Guys, dapat ang tattoo natin ay hindi natin ina-expose sa araw. Kasi guys, pag ito ay na-expose sa araw, maaari itong maging mahapdi at mai-irritate ito, lalo na sa mga alikabo, yung mga ganun. So, dapat natin ito ingatan sa araw. Kasi yun na nagiging cause ng pagkasira ng ating mga tattoo. So, para maiwasan natin to guys, halimbawa bago pa lang yung mga tattoo natin, so, stay at home lang muna or magsuot ka guys ng yung mga medyo close. Halimbawa, dito mo pinatato, medyo maluwag lang, no? Huwag naman masyado masikip, para lang hindi siya maarawan. So, ganun na nga guys, no? Okay. Ika-apat pala guys, ay scabbing, yung nagtutuklap na balat na tato. So, dapat guys, yung scabbing na nagtutuklap na balat na tato ay hindi naman dapat natin yun tinutuklap. Kasi guys, ang tato guys, ito yan. Halimbawa, ito.
So, makikita natin yan na G-scab na yan eh. So, dapat yun guys, hindi natin yan tinutuklap o kinakamot. So, guys, kasi pag kinamot natin yan, so, maaari yan ma-irritate. Halimbawa, madumi ang yung uko, madumi yung mga ano mo, kung saan ka man humawak. So, nagkakaroon siya ng irritation. So, kala natin magaling na siya. So, pag tatuklap natin yun, so, biglang makikita mo may sugat. So, hindi naman dapat natin yung gawin. So, dapat yun guys, iniingatan natin din, dapat yun ay sasabunin lang natin yun ng dahan-dahan. And then running water lang guys, para usa siyang matatanggal. So, ang ikalima guys, yung puppy skin and rise of tissue. Yun yung nag-uumbok na ang part ng mga tinatatuan. So, kapag nagkaganon guys yung ating mga tato, halimbawa tinatuan tayo na nabigla nag-umbok, halimbawa, yan guys. Yan. Ibig sabihin nun guys, habang tinatatuan tayo, yun guys ay isa ng allergy sa atin. Allergy skin ang tinatawag dun guys, no? So, ibig sabihin guys, allergy tayo dun sa ink na ginagamit nung isang tattoo artist. So, kaya dapat guys, ingat-ingat din tayo dun sa mga ganong ink. Halimbawa, yung mga, meron kasi mga side effect yan eh. Halimbawa, yung mga glowing in the dark, meron yung mga, may mga ganyan. Tsaka guys, ang pinakamatindi na may LED na nag-react sa ating balat, yung mga nag-uumbok na ganyan, yung mga red. O kailangan natin yung guys iwasan, no? Kung meron kang reaction agad sa yung balat, alam na, halimbawa, tinatuan ka na agad, namantal na yan, na, umangat na yan, tinatatuan ka pa lang. So, pangalawa, pangatlo, nag-aangatan na. So, pwede mo na ipatigil yun sa artist mo kasi nag-allergy na yung balat mo. Okay, guys? So, doon naman tayo sa ika-anim na ano awareness natin is abnormal shivering or bad fever na tinatawag po na lagnat. Kapag ikaw ay nilagnat, yun guys ay infection na ating mga balat. So, hindi na maganda yun kasi pupunta na kailangan tayo sa doktor. Kasi nilagnat na tayo guys eh, kailangan na natin magpa-check up o ano man yan. Kasi guys, hindi na yun normal kapag nilalagnat na tayo. Dahil dun sa tattoo natin. So, kailangan natin pumunta sa ating mga doktor. So, para mapanatili natin ang agandahan ng ating tattoo. So, magtanong tayo sa artist na nagtattoo sa atin kung ano ang magandang aftercare para hindi natin mapabayaan yung mga ating mga tattoo na pinadawa. At hindi rin masayang yung ating mga bayad, syempre, no? Kasi nagbayad tayo, nagpatattoo tayo na maganda. So, kailangan ingatan din natin to kasi nasa sa atin din yung pagpapagaling ng ating at pagpapaganda ng ating mga tato. Kung gusto nyo maganda yung pagkakahilda inyong tato, sundin nyo yung artist na nagbigay sa inyo ng aftercare. So, yun lang guys ang masasabi ko. Kaya sana guys sundin nyo at huwag kayong maging barat sa inyong sariling balat. Ayun lang guys, no? Hindi naman natin sinasabi na mapatato ko sa ganito, mapatato ko sa ganyan. So, iniingatan na natin yung balat natin. Kasi guys, ito ay isang balat na habang buhay mong dadalhin. So, yun lang guys, no? Sana marami kayong matutunan. Sana sa mga susunod po pang vlog ay meron pa kayong matutunan. So, kailangan natin guys pag-isipan. Kung magpapatatuman tayo guys, sana guys ay dun sa legit. At kailangan guys yung sa talagang malinis at malinis na shop at talagang yung professional na meron shop. Kasi guys, kapag pumunta tayo sa isang shop at medyo ano tayo guys, yung parang irritable tayo, yun hindi tayo kontento. Yun guys, magdalawang isip na kayo. Di bali guys na magbayad kayo o huwag yung tipirin yung balat natin. Kasi guys, ang balat natin yan ay panghabang buhay na nakatato sa ating balat yan. Kaya, kung gusto nyo maging maganda ang ating tato, nakatulad nito, so, dapat guys, ingatan natin at talagang pumunta tayo sa isang artist na malinis at talagang mapagkakatiwalaan. Hindi yung nakita lang tayo ng mura, papatato na tayo, di ba? Yun, dun guys, iwasan natin yun. So, hindi naman tayo na ng mga ibang artist o nangungutya na ibang artist. Kasi guys, dun din ako dumaan. Dumaan din ako sa mga ganong bagay at dumaan din ako sa mga ganyan.
So sana guys, maintindihan natin yung mga ganun mga sitwasyon. Kaya dapat ingatan natin ang ating mga balat. So paano guys, dito na lang po ako at see you next vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At kung bago ka pa lang sa channel na to at naligaw ka, masubscribe ka na. At don't forget to hit the notification bell, syempre. Para lahat ng aking mga video ay maka-notify sa'yo. So goodbye guys, at dito na lang tayo. See you on my next vlog. By TKTX, kung ano ang reaction sa inyo na ito. Bye guys, see you next time.